Angelica Panganiban. Ito na ang role na gusto kong gampanan. Handa na si Angelica Panganiban na gampanan ang kanyang dream role, ang pagiging ina. The hottest news, the latest updates, this is Push Daily. Nagulat ang mga tao nang lumabas ang balitang buntis na nga ang kapamilya actress na si Angelica Panganiban. March 20 nang isapublikaw ni Angelica ang masayang balita at ibinahagi sa lahat na nagdadalang tao na nga siya sa panganay nila ng non-showbiz partner na si Greg Homan. Sa wakas, magagampanan ko na rin ang pinakahihintay at pinakaimportanteng papel ng buhay ko, deklara ni Angelica, magiging ganap na ina na po ako. Sa isang interview, ay binalikan ni Angelica kung paano niya unang nalaman ang pagbubuntis niya. Nalaman ko siya sa hindi namin ina-expect na pagkakataon. Nalaman ko siya sa trabaho, kwento ni Angelica. Magsisimula na ang lock-in taping niya noon para sa rom-com na may Papa P nang ma-realize niya na hindi pa rin siya dinadatnan ng period niya. Kailangan ko talagang mag-rule out, hindi na ako mapakali, dagdag niya. Sa totoo, matagal na talagang pinapangarap ni Angelica maging ina. Pero sa mga panahong iyon ay ayaw niyang umasa at masaktan, kaya iniisip niya na baka na-delay lang talaga ang buwa ng dalaw niya. Sa isip-isip ko naman, parang imposible. Kasi we've been trying, kaya lang lagi namang negative yung result, bunyag niya. So parang ayaw ko na ma-heartbroken. So parang hindi, feeling ko darating yung period ko. Nang makumpirma niya na buntis siya, agad niyang tinawagan ang mga dapat tawagan. Siyempre, tinawagan ko yung doktor and yung star magic na anong gagawin ko. Nasa trabaho ako, nagpapanik ako, pagbabahagi niya. Agad naman siyang naiintindihan ng management at sinuportahan ang kanyang pag-alis ng show. Sobrang thankful ko dahil hindi nila ako pinahirapan. Walang pagpilit na magstay pa ako, itry ko tapusin ko yung isang season. Walang ganon. Talagang iniintindi nila ako. Pagpapasalamat niya sa management. Open arms nilang tinanggap yung good news. Lahat sila tumawag, lahat sila nag-text, nagko-congratulate sila. Sobrang supportive nila. Siyempre, agad niya ring ibinalita ang happy news kay Greg. Hindi man inaasahan, ay pareho silang masayang-masaya sa balita. Pagkasabi ko nag-test ako, nag-pregnancy test ako, positive ako, hindi na kami nagkaintindihan. Nag-iyakan na kaming dalawa. As in iyak kami ng iyak, kwento ni Angelica. Tapos pinapaulit niya sa akin yung test. Sabi niya, ulitin mo. Sabi ko, hindi ito parang COVID na may false positive. Kapag nag-positive ka, positive ka na. Pagbabalik tanaw niya. Dahil nakabase sa Subic si Greg, ay nagpanik pa ito dahil malayo siya kay Angelica. Nasa Subic siya. Nasa Antipolo ako, so parang gusto niya akong puntahan, kwento ni Angelica. Di pwede, nakababol ako. Naka-RT-PCR kami lahat dito, mahirap. Talagang hirap na mga unang oras namin. So parang gusto kong tumakas, gusto ko talagang umalis. Gusto mo yakapin ang person na yon, pero wait, hintayin natin, dagdag pa niya. Dama ni Angelica ang pagbabago sa katawan niya sa unang trimester ng pagbubuntis. Medyo mahirap siya dahil di ko talaga naiintindihan yung nangyayari sa katawan ko. Suka, iiyak, tatawa, mainit ang ulo, para akong kinikiliti. Konting bagay na makita ko, pinagtatawanan ko ang babaw-babaw ng lahat. Lahat na aamoy mo, totoo pala yun. Lahat naririnig mo, kaunting galaw ramdam mo, kwento niya. Pero hindi siya nagre-reklamo. Sa halip, ine-enjoy niya ang buong experience ng pagbubuntis. Well, ine-enjoy ko talaga dahil ang tagal ko itong hinintay, pag-amin niya. Lahat ng mga kaibigan ko kapag may nabubuntis, ako yung mahiling mag-interview kung ano ang pakiramdam ganyan. Tapos na-amaze lang ako sa pagiging babae. Parang wow, ang galing, mararamdaman ko kaya yan. Ngayon na siya na mismo ang nakakaranas ng lahat, naaaliw na lang siya. Nung dumating siya, parang kahit mahirap ang pagsusuka, ine-enjoy ko lang. Ah, ganun pala yun. Ah, totoo pala. Akala nyo kayo lang ha? Kwento niya. Understandably, titigil muna si Angelica sa trabaho para magbigay ng focus sa kanya magiging anak. Hindi naman niya tuluyang tinatalikuran ang industriya, pero nasa punto na rin siya ng kanyang career na kaya niya magpahinga muna at ibigay ang sarili sa kanyang greatest role ever. Siguro ngayon parang wala naman na akong kailangan i-prove na kailangan ko pa rin mag-work, di ba? Pero syempre, kung may darating in the future, matagal na matagal pa yun, doon lang siguro talaga, pagbabahagi ni Angelica. Pero napakatagal kong hinintay ito at wala naman akong pinangarap kung hindi maging isang ina. Seryosong deklara ni Angelica. So ngayong dumating na siya, ito na ang role na gusto kong gampanan. Confident si Angelica na suportado siya ng mga nakapaligid sa kanya, kasama na rin ang industriyang pinaglaanan rin niya ng maraming taon.
ngayon, naniniwala siyang ito na ang takdang panahon para pagiging ina naman ang paglaanan niya ng sarili. Napakaswerte ko na dumating siya sa tamang tao, sa tamang timing, tamang mga tao ang mga nasa paligid ko para intindihin at suportahan ako sa maganda. Bagong journey at bagong chapter ng buhay ko. For more showbiz news and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow and subscribe our social media pages.